Hello mga lalabs, mga bayots, mga love, shout out po sa inyong lahat. Magandang araw Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, saan man sulok ng mundo, mga love, shout out lalo na po sa mga kapwa ko OFWs around the world. Mga love, shout out po sa inyong lahat. Oh, itong topic natin ngayon, mga kababayan, aga naman. Aba, believe na believe talaga ako sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pinagpala nga naman sa kasipagan, lalo na pagdating sa mga party-party. Ang bilis ng ating presidente pag mga party-party. Oh, di ba matatandaan ninyo last week? Parang nilipad nila yung Brunei, halos hindi pa magpaalam sa sambayan ng Pilipinas. No? Napupunta, lilipad papuntang Brunei para dumalo lang din doon ng party. But, 2 days before sila that time, weekend din yun, Huwebes, pumunta ng tawag dito, Brunei, umatin ng kasal. May party din sa Malacanang. And of course, millions of pesos from the taxpayers. Ang ginastos nila doon, mamahaling champagne, mga mamahaling pagkain, ang mga nilalamon ng mga pinisting yawa. Sarap ng buhay. So nag-weekend ang presidente, ang kanyang first lady, at of course, may makanakabuntot yan ng mga aso, ng mga patay gotom nilang mga kasamahan dyan sa Malacanang, mga BFF na sumama, hindi lang pinapakita sa mainstream media. So ngayon, kung last week, si PBBM at ang kanyang first lady ay nagbakasyon, nag-weekend doon sa Brunei, umatin ng kasal, abah, magugulat kayo dito. Doon naman ngayon nag-weekend sa Pilipinas nga si PBBM at ang kanyang asawa, pero nanood na naman ng concert. Diba, sipag ating presidente, diba, palagpakan! The best ka talaga, President Bongbong Marcos. Pagdating sa mga kasiyahan, ikaw na lagi ang nauuna. So, ayon dito, sa balita ng politiko.com at ano na to sa mga mainstream media, balita na to, no? Sabi ni, call it magic. Marcos First Lady fly on presidential chopper for Coldplay concert. Wow! So yung bandang Coldplay, ng Coldplay na ito ng British singer yata ito siya, sila, ay nag-concert doon sa Philippine Arena. At sa sobrang sosyal ng ating presidente at ng kanyang first lady na pagkagwapa-gwapa gid sa buong Pilipinas. Kung lumipad ang mag-asawang ito sa Brunei, taxpayers money din yung ginastos papunta doon pabalik, ganun din sa, dyan lang sama ano, from Malacanang to Philippine Arena Presidential Chopper. So, kanino din yung pira ang ginastos presidential chopper? Of course, pira ng taong bayan na naman. Ginamit na naman ang presidential chopper hindi para sa mga emergency. Na kung saan ngayon, mga kababayan, hindi lingid po na sa kaalaman ng lahat na doon sa amin banda sa Davao, at iga doon sa baryo namin eh, baha. Pero wala tayong nabalitaan na si Pangulong Bongbong Marcos lumipad papuntang Mindanao Baya Presidential Chopper para tingnan ang sitwasyon ng mga tao doon
na mga bumoto sa kanya, nagtiwala sa kanya, na daw sama-sama babangon muling hinayupak na yan, bagbangon na yan, na wala namang bumangon. Lumupog ang mga Pilipino, sila lang yung bumangon. O kagaya nito. Natulog siguro to si Makoy Jr. dyan sa Malacanang, tapos bilang sabi, ah, may concert? Ay, fly tayo, fly! Ganyan. Wala tayong nabalitaan na nagsalita ang presidente. Ano man lang, kahit yung bang nagsalita man lang, na para concern, pampalubag loob sa mga Davaoinos, na kung saan, kahit saan banda sa Davao, may baha, lubog sa baha ang Davao. Hindi lang Davao City, kundi the rest na maraming area sa hanggang doon sa aming area pa, Davao Occidental, may baha, Mate, Mungkayo, nag-landslide doon, Tagum, etc. May raming baha. Sa lugar ni Mig Zubiri, baha din doon, lumubog yung banda sa may bukid noon area. So, mayroon ba tayong nabalita na lumipad ang ating presidente? Ulitin ko, via presidential chopper para tingnan ang sitwasyon ng Mindanao na lumubog sa baha, wala. Pero sa concert ng Coldplay, mabilis pa si Bongbong Marcos at ang kanyang first lady sa alas 4, lumipad doon sa Philippine Arena via presidential chopper. You see the difference? Sabi pa dito, spotted in the VIP gallery with a glass partition, a photo suggests their use of the presidential chopper for travel, sparking mixed reaction from netizens, some praising it for security while others criticize the use of taxpayers' fund for leisure. Natural. May mga tanga lang naman na yun, yung mga na nasisiyahan na yung presidente, pinopore, na nanonood ng mga bugok yun. Bakit? May putya naman talaga, oh. Tingnan mo kung paano talaga natanso ang mga utak ng mga taong pumopore pa na si Pangulong Bongbong Marcos nag-weekend nanood ng concert while doon sa amin, sa Mindanao, sa Davao, lubog sa baha. Tapos sila pa concert, putya talaga, oh. Tapos, ito pa. Natural yung iba. Ikikriticize sila, no? Isa na ako dyan, nag-criticize. Ano ba? Dahil siyempre pira natin yun. Ginagamit pambili ng krudo dyan sa presidential chopper na yan. Tapos, ginagamit lang para sa kanilang kasiyahan. So, sabi pa dito, Coldplay's Music of the Spheres World Tour includes a second concert night in the Philippines on January 20. President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos capped the work week by watching the British rock band Coldplay on the first night of its concert at the Philippine Arena. Maba, palakpak kayo. Buti pa kayo. Pag sa concert, ang bilis ninyong makalipad, papunta dyan sa ano, sa Philippine Arena. Ang bilis din makalipad ng presidente natin at kanyang first lady papuntang Brunei para dumalo ng kasal, makipagsosyalan doon. Despite na sa kanilang administrasyon ni Bongbong Marcos, pagpasok ng 2024 na to, ang daming bayarin, pagtaas ng kuryente, tubig, PhilHealth, at kung ano-ano pa, pag-amba ng 2 piso kada kilo ng bigas pagtaas, ang dami ng problema. And sila ang saya-saya, walang pakialam. Dahil bakit? Gastos sila left and right ng pira ng taong bayan. Wala silang pake kahit manlilimahid ang mga Pilipino sa ng mga mahihirap. Dahil sila gastos ng gastos. Bakit nangyari yun? Dahil tanga tayo.
nagpabudol tayo nung nakaraang eleksyon dahil sa pag-aakala natin na yung mga tawag dito, bintang sa mga Marcos noon ng mga Aquinos and the rest of the gang, lalo na dyan sa mga CPP and PNDF. Akala natin, binigyan natin ng chance ang mga Marcos, lalo na si Bongbong Marcos, tumakbo pagka-presidente, binoto natin dahil akala natin, ibabangon talaga niya yung pangalan nilang Lugmok for more than 40 years ba yun? Or mahigit 20 years? O pagpalagay natin 30 years. Lugmok sila sa kahihiyan, magnanakaw, mamamatay tao, etc. ang kanilang pamilya. Anong ginangyari ngayon? Kawatan pa. Diba? Isa sa pinakakawatan na presidente sa buong Asia, Marcos Senior. Ano nangyari ngayon? History repeat itself din. Ano nangyari ngayon dyan sa, ano? Sa PCSO? Kalain mo. Sa loob ng 6 na buwan, 433 yung nanalo ng mga jackpot. Wala ni isang taong ordinaryo nanalo, kundi kamag-anak, kapatid, pinsan ni Thinking Pinoy. Kapatid, kamag-anak din ang asawa ni Mel Robles na yun yung general manager ng PCSO. Kapatid, kamag-anak, kaibigan ni Mel Robles ng kanyang asawa at ni Thinking Pinoy na nanalo doon. Plus kay Ma'am Shipa. Corruption. Grabe. Sa administrasyon ni Bongbong Marcos, kala natin ba hindi magnanakaw ang pamilyang Marcos na to? Ay, hindi kami magnanakaw, yun yung masisi. Utsa, totoo pala lahat. Ayun talaga, super budol talaga tayo ngayon. Ito, presidente natin. Walang pakialam ngayon na nagsipagtaasan ng mga bilihin, mga bayarin, mga bills. Basta siya, concert, kasal, kung saan may party, andoon si Pangulong Bongbong Marcos. Kala mo si Pangulong Bongbong Marcos yung bang langaw pula lubot? Yung langaw pula lubot. Na kahit gusto niya, kahit saang umpok ng tae, andun siya nakapatong talaga sa gitna. Ganun si Pangulong Bongbong Marcos na binoto natin. Kaya good luck sa atin dahil nagpabudol tayo. Deserve natin to. Dahil tanga tayo, nagpauto. So yun lang yun. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and... Babu.